Bilang may-ari ng manok, ay dapat tayong maging ama sa mga alaga natin. Ama na marunong kumilatis kung may sakit ang mga alaga. Ama na marunong dumiskarte para mabuhay ang mga alaga. Ama na marunong magplano para di magkasakit ang mga alaga. At syempre, ama na marunong sa mga bagay tungkol sa bakuna o vaccination program. Kaysa mga ama dyan, sana makatulong yung panonood nyo sa videong to. Ako pala si AJ, ang Wandering Soul, at welcome sa aking channel. Huwag nyo sanang kalimutan i-like ang videong to ah, at saka favor na rin. Baka naman pwedeng paki-subscribe. Salamat! Ano nga ba ang bakuna sa manok? Paano ito ginagawa? Kailan ito ibibigay? Magkano naman bawat isa? Yun ang kadalasang tanong na nakukuha ko sa YouTube channel ko. Minsan, sa mga private messages sa aking Facebook page. Kaya ginagawa kong itong video kasi gusto kong makatulong. Pasensya na rin na natagalan yung upload ko dito. Nagkasakit kasi ako, nagka-dengue, at ilang araw din ako sa hospital. Kaya sana maintindihan nyo. Sana mapanood nyo yung buong video. Ang bakuna ay isang uri ng solusyon na ginagamit para makaiwas sa iba't ibang uri ng virus, sa tao man o sa hayop. Ang bakuna ay para sa mga sakit na gawa ng virus na hindi basta-basta nagagamot ng antibiotic. Hindi natin binibigay ang bakuna para gamutin ang sakit, kundi para i-expose sila upang matrigger ang immune system ng ating mga alaga para gumawa ng antibodies na siyang proteksyon nila pagdating sa totoong sakit. Tulad ng tao, ang bakuna sa mga bata pa lamang ay binibigay upang ang katawan ay makagawa ng natural na antibodies para labanan ang virus na dumating. Nakakalungkot nga lang na madami pang small-scale chicken raisers ang hindi pa lubusang nauunawaan ng bakuna. Lalo nakakalungkot na may mga big-scale raisers or breeders pa na hindi pa din lubusang nauunawaan ang kahulugan ng bakuna. Sa totoo lang mga boss, ang bakuna po ay napakadaling maintindihan kaya hindi dapat malito at dapat hindi dapat katakutan. Ang bakuna ay binibigay sa manok para maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Hindi na dapat hintayin pang magkasakit bago magbakuna. Kailangan lang ay tamang paraan at tamang kaalaman dahil ang totoo, kapag mali ang pagbabakuna ay talagang delikado. May tamang preparation at timing sa bawat bakuna. I-discuss natin dito sa buong video. Kaya ito na, ang 10 reminders sa usapang bakuna sa mga manok. Unang-una, huwag magbakuna kung stressed o may sakit ang manok. Ang level of protection kasi ng ating mga manok ay hindi lamang nakadepende sa tindi ng ating mga bakuna. Kahit pa napaka-epektibo ng bakuna na nabili natin, o kahit na kilalang brand pa yan at proven at tested mo na, kung hindi naman nasa maayos ang kalagayan o kondisyon ng mga manok, bago sila bigyan. Hindi pa rin natin makukuha ang mataas na level of protection. So sayang lang ang gastos at hindi rin natin ma-feel ang epekto ng bakuna. So kailangan talaga na nasa tamang kondisyon ng ating mga manok bago sila bigyan ng bakuna. Ngunit ano nga ba ang nakakapagpa-stress sa manok? Siyempre, number one dyan ang pagbabago ng klima. Yung sobrang lamig, sobrang maulan, at siyempre pag sobrang init, dun ang manok ay na-stressed out. Nakapagbigay din ng stress sa manok kung marami silang kuto o kaya maraming bulate sa kanilang katawan. Kung marami rin kasama sa kulungan na masyado nang masikip para sa kanila, na-stress din ang manok. Actually, marami pang pagkakataon na na-stress ang manok. Lalong-lalo na nakapag-stress sa kanila pag may sakit sila. Kahit na simpleng sipon, pisik at halak. So wag na wag magbigay ng bakuna kung under stress ang ating mga manok. Kasi tulad ng tao,
Ang manok, pag nai-stress ay naglalabas ng substance sa katawan na tinatawag na corticosteroids. Panglaban sa stress yan, at yun ay tutulong para kumalma ang manok o ang tao. Pero ang side effect naman ito, bumababa ang reaksyon ng manok sa bakuna. Kaya medyo mahirap yan. Dapat panatilihin na nasa kondisyon ng manok bago magbakuna. Pero kung nasa tamang kondisyon naman yung mga manok o kaya mga sisiw mo at decided ka na magbakuna, gawin mo yun sa hapon kung saan mababa na ang araw. Sa ganitong paraan kasi, iwas stress na sa mga manok o kaya mga sisiw. Pwede rin naman sa umaga, yung masyado pang maaga wala pang araw. Pero para sa akin, pinipili ko talaga ang magbakuna sa hapon o kaya yung papunta na sa gabi, yung pinakabes na oras magbakuna. Pangalawang paalala, magbigay ng bitamina or anti-stress bago magbakuna. Sabi ko na, bawal magbakuna pag hindi maayos ang kondisyon ng mga alaga natin. So para matulungan natin sila na makondisyon bago magbakuna, binibigyan ko sila ng vitamins or probiotics 3 to 5 days straight bago sila nabakunahan. Take note na dapat 3 to 5 days yan at hindi 1 day before o kaya 1 hour before na magbakuna. So kung Sabado ang schedule ng pagbabakuna, dapat nabigyan na sila ng vitamins or probiotics at least sa araw ng Miyerkules. Pwede rin naman sa araw pa ng Lunes. Everyday yan, pampakondisyon bago bakunahan sa araw na Sabado. Para sa amin, ang pagbibigay ng mga homemade probiotics ay siyang solusyon sa pagkondisyon ng mga sisiw o manok. At nakakatipid ba? Yung laman kasi ng probiotics na yan, Yakult at molasses. At minsan may mga sangkap na prutas. Ito ay mayroong good bacteria na nakatulong sa malusog na pangatawan. Ang paggawa nito ay maramihan, kaya nakakasave. Minsan, bumibili din kami ng mga ready-made na mga vitamins na nabibili sa mga poultry supplies. Pangatlong paalala, bigyan ng recovery time sa unang bakuna bago na naman bakunahan ulit. Ang pagbabakuna ay nakakapagbigay ng stress sa manok, lalong-lalo na sa mga sisiw, kaya nararapat lang na bigyan sila ng tamang recovery period. Ang tinatawag na recovery period ay sapat na panahon para makapag-adjust ang katawan ng manok o ang sisiw sa pagbabago dulot ng naunang bakuna. Yan ang rason kung bakit hindi ko binibigyan ng bakuna agad-agad ang aking mga alaga. Kailangan ko ang pagsunod sa isang buong linggo na pagitan ng bawat bakuna. Nagbabakuna lang ako sa mga sisiw sa araw ng Sabado at ang sunod na bakuna naman sa susunod na Sabado. Yan ang strategy ko sa pagbabakuna ng aking mga manok o sisiw. Sa loob ng ilang araw bago sila bakunahan ulit, nabibigyan ng pagkakataon ng katawan nila na mag-cope sa bakuna. Doon ko na rin binibigyan ng vitamins at probiotics para makondisyon sila pagkatapos mabakunahan at preparation na rin para sa susunod na bakuna. Doon ko rin inoobserbahan ang tinatawag na vaccine reaction sa aking mga alaga. Minsan kasi, nakakasakit sila sa loob ng recovery period, kaya di ko na muna sila sinasama sa susunod na bakuna. Pang-apat na paalala, dapat ay hindi makalat ang pagbabakuna at merong vaccination area. Hindi dapat umikot ang bakuna sa buong manukan, maliban na lamang kung babakunahan lahat ng manok. Pero dapat ay maging maingat sa mga gamit kasi pagkatapos ng pagbabakuna ay kailangan sunugin ang lahat ng tirang bakuna at mga gamit nito o kaya ibabaon ng malalim sa lupa. Base sa aking pagsasaliksik, dapat secured ang vaccination area at ang 3 km radius na tinatawag na protection zone. Kung may mga manok na walang bakuna sa loob ng zone na yan, ay delikado na magkakasakit. Kung problema namin ang mga katabing manukan, pati na mga gumagalang manok, gumagawa kami ng maayos na plano. Kasi nga may mga kapitbahay at katabi kami mga manukan dito sa amin, naging patakaran na rin na magsabi sa mga may-ari na magbakuna ako sa mga manok one day before para naman masecure nila mga manok nila. Tapos, sinasabihan ko rin kung interested sila, ibigay ko sa kanila ang sobra na aking bakuna. Minsan din, gumagawa kami ng arrangement sa mga kapitbahay na total ang mga manok ko lang naman ay hindi ganun kadami kumpara sa 1,000 heads na pwede bakunahan, hati na lang kami sa bayad para sa bakuna. Sa ganong paraan, nakakasave kami. At hindi pa rin mahirap ang paghahanda kasi makakalapit lang. At hindi masakripisyo ang potensi ng bakuna dahil natatapos ang buong pagbabakuna kasama sa kanila sa loob na 3 oras. Yun yung strategy namin dito sa mga kapitbahay. Ikalimang paalala, dapat mauuna ang mas mahinang bakuna B1B1 sa mas malakas na lasota.
Ang B1B1 at Lasota ay dalawang parehas na live vaccine kontra Newcastle's disease o peste. Ang B1B1 ay binibigay ko sa day-old o one-week-old na mga sisiw. Ito ang magsisilbing unang proteksyon sa mga sisiw laban sa pinakadelikado na sakit ng manok. Ang Lasota naman ay tinatawag na booster sa nabigay natin na B1B1. Ang B1B1 kasi ay ang mahinang bakuna laban sa peste at ang Lasota naman ang malakas na version ng bakuna laban sa peste. Kaya kailangan ang Lasota bilang booster sa naunang mahinang bakuna. Marami rin ang tatanong kung pwede bang magbakuna ng B1B1 sa malalaking manok. Ang sagot ko dyan ay oo. Walang problema. Pwede naman talaga na isama ang mga lalaki kung magbakuna ng mga sisiw, especially kung di pa nakatry ng magbakuna. At isa pa, ang isang bakuna naman kasi ay good for 1,000 heads kaya pwedeng isama na lahat. Pero wag naman sanang ibigay ang Lasota sa week old na mga sisiw kasi baka di kayanin ng sisiw yan. So sinabi ko na, malakas talaga ang Lasota kumpara sa B1B1. Sa akin, para maging maayos ang vaccination program, inuuna ko ang B1B1 tapos bigyan na lang ng booster shots ng Lasota pagkatapos ng ilang linggo. Ang Lasota din ang ginagamit sa mga malalaking manok. Pang-anim na paalala, alamin kung kailan at ano ang ibibigay na bakuna. Ito pala yung vaccination program ko. Sa aking pagmamanukan, ang ginagawa ko gumagamit ako ng NCD B1B1 vaccine para sa day-old hanggang 1-week-old na mga sisiw. Ito ang pinakaunang bakuna na ginagamit ko. Minsan, gumagamit rin ako ng B1B1 na may IB or infectious bronchitis na strain sa bakuna. Pagkatapos ng isang linggo, sinusunod ko na naman ang pangalawang bakuna na tinatawag na bakuna laban sa gumboro or infectious bursal disease. Pagkalipas ng isa na namang linggo, sinusunod ko na naman ang pangatlong bakuna. Ito yung tinatawag na NCD Lasota bilang booster sa B1B1 na naibigay ko nung nakaraan. Minsan, gumagamit rin ako ng NCD Lasota na may IB or infectious bronchitis na strain na sa bakuna. Medyo mahal pero mas okay. Pagkatapos nun, gumagamit na naman ako ng booster na gumboro or infectious bursal disease. At pagkatapos ng isa na namang linggo, yung bakuna naman para sa fowl pox. At isang linggo pagkatapos nun, ang bakuna naman para sa coryza or mycoplasma. So bali, sa loob ng ilang linggo, yun yung basic na vaccination program ko. Sa loob naman ng 10 linggo o 2 buwan at kalahati, binabakunahan ko ang aking mga sisiw ng booster shots laban sa coryza. At bawat 6 buwan pagkalipas matapos ang basic vaccination program ko, binibigay ko naman ang NCD Lasota at fowl pox na bakuna para sa mga manok hanggang malalaki na sila. So yun po yung buong vaccination program ko, mula sisiw hanggang malalaki na mga manok. Reminder number 7, alamin ang tamang paraan sa paggamit ng bawat bakuna. Ang pagbibigay ng bakuna ay ginagawa sa iba-ibang paraan. Pwede na intraocular, intranasal, oral, intramuscular, subcutaneous o wing web. Ang NCD B1B1 at NCD Lasota ay ipinapatak sa mata kahit anong edad. Isang patak lang yan at sapat na. Yan ang tinatawag na intraocular vaccination. Ang bakuna naman para sa gumboro ay ipinapatak sa ilong. Hanggang 4 buwang edad lamang yan dahil hindi nagkakasakit ng gumboro ang may edad na manok. Isang patak din yan ay sapat na. Yan naman ang tinatawag na intranasal vaccination. Ang fowl pox o para sa bulutong ay itinutusok sa wing web. Ang lagayan ng wing band gamit ang applicator. Kailangan lang na magmansya yung kulay blue doon sa balat o. So yun po yung paraan sa paggamit ng bawat bakuna. Pang-8 paalala, alamin ang tamang paraan sa handling at pagkahanda sa mga bakuna. Kadalasan, pag bumibili ako ng live vaccine, kinukuha nila yan sa refrigerator. At pagkatapos ko magbayad, may kasama yan na ice o kaya kailangan ilagay talaga sa ice box na may ice. Kailangan kasi ito para ma-preserve ang potency ng vaccine. Pero bago ako umuwi, sinisigurado ko na na-check kong expiration date niya. At pagdating sa bahay, nilalagay ko agad sa refrigerator pag hindi pa agad gagamitin. Hindi sa freezer ha. At panahon naman sa pagbabakuna, kailangan careful pa rin. Galing sa ref, inililipat ko sa container na may ice at tinadala sa vaccination area. Doon ko ginagawa ang pag-mix ng bakuna at ang ganyang diluent. Kailangan ma-maintain ang temperature ng vaccine para di masakripisyo ang ganyang potency. Pagkatapos nun, nilalagay ko sa icebox at kailangan ma-maintain ang cool temperature sa pagbabakuna ng bawat manok.
pangsiyam na paalala, alamin ang aftercare program ng mga sisiyo o manok. Gaya ng preparation bago magbakuna, kailangan din ng post-vaccination or aftercare program. Pagkatapos kasi magbakuna, may tinatawag minsan na vaccine reaction at ito ang side effect ng bakuna. Ito yung nagkakasakit ng mga manok pagkatapos mabakunahan, minsan nagkakasipon o kaya naman namamaga ang mata. Minsan naman pag tinuturok ang vaccine, localized ang vaccine reaction, meaning namamaga minsan ang area kung saan binakunahan. At meron din naman na walang negatibong epekto sa manok ang pagbakuna. Yung negatibong epekto naman, minsan nangyayari ito pag di maayos ang pagkondisyon ng mga manok bago sila bakunahan. So para maiwasan ang mga ganitong bagay, binibigyan ko rin sila ng parehas na vitamins o probiotics 3 to 5 straight days pagkatapos bakunahan. Panghuling paalala, alamin ang presyo ng mga bakuna para maplano ng maayos ang budget. Ang presyo po ng bakuna ay depende sa brand yan. Dito sa amin, ang palagi kasing available ay yung HIPRA brand ng vaccines, kaya ito yung mga presyo. Yung NCDB1B1 ay nasa 176 pesos po. Yung NCDB1B1 with infectious bronchitis naman ay medyo mahal, 361 pesos yun. Yung bakuna naman para sa gumboro ay nasa 282 pesos po. At yung bakuna naman sa NCD Lasota ay nasa 176 po. Yun yung presyo niya. Minsan meron ding Lasota with infectious bronchitis, nagkakahalagang 300 pesos po. At saka yung bakuna naman para sa fowlpox ay nasa 356 pesos po. So bali, magkaiba man yung presyo, magdepende na yun sa brand. Magtanong lang po kayo sa ibang available na brand dyan sa inyo sa Agrivet Supplies. Pare-parehas lang din yan. Kauting recap lang po sa 10 reminders sa usapang bakuna sa mga manok. Reminder number 1, huwag magbakuna kung stressed o may sakit ang manok. Reminder number 2, magbigay ng bitamina or anti-stress bago magbakuna. Reminder number 3, bigyan ng recovery time sa unang bakuna bago na naman bakunahan ulit. Reminder number 4, dapat ay hindi makalat ang pagbabakuna at merong vaccination area. Reminder number 5, dapat mauuna ang mas mahinang bakuna B1B1 sa mas malakas na Lasota. Reminder number 6, alamin kung kailan at ano ang ibibigay na bakuna. Reminder number 7, alamin ang tamang paraan sa paggamit ng bawat bakuna. Reminder number 8, alamin ang tamang paraan sa handling at paghahanda sa mga bakuna. Reminder number 9, alamin ang aftercare program ng mga sisiyo o manok. At reminder number 10, alamin ang presyo ng mga bakuna para maplano ng maayos ang budget.